Hi mga besh! Welcome back sa aking channel! Namiss niyo ba ako? Salamat naman at may nakakamiss sa akin kahit papano. Alam niyo ba na ang importante sa mukha ko ay ang aking kilay? Okay lang wala akong pulbo, okay lang wala akong lipstick, basta may kilay. Sabi nga nila, kilay is life. Feeling ko kasi pag wala akong kilay, parang kulang. Parang ikaw, pag wala ako, di ba kulang? Charot! Para ding puto na walang dinuguan, or mangga na walang bagoong. Kaya, nagpasya na akong magpa-microblading. First step, minamarkahan. Mini-measure-measure, ayan. Para ding kahoy, na para mag-level, kailangan mong i-measure. Di ba? May kilay kasi na mataas yung isa, di ba? Normal yan. Lahat tayo mataas ang isa, mababa ang isa. Hindi ka nag-iisa. Charge. Tine-trace na siya para may guide. Tapos, lalagyan ka na ng pampamanhid. Ayan, nalagyan na po. Sana all may pampamanhid. Sana pati puso may pampamanhid. Pagkalipas ng isang oras, ayan, magsisimula na. Tatanggalin na yung pampamanhid kasi manhid ka na. Kahit anong gawin pa sa'yo, okay lang kasi hindi ka na masasaktan. So ayan, sisimulan na. Actually, wala ko talaga akong nararamdaman. At kahit na hindi niya ako lagyan ng pampamanhid, manhid na talaga ako. Ayan. Pag tinitingnan nyo lang kasi, akala nyo masakit. Pero hindi talaga. Promise. Pumunta kayo para malaman nyo. Ay! Gawin nyo pala para malaman nyo. At pag di ka naman sanay sa sakit, eh wala tayong magagawa dyan. Sabi nga nila, tiis ganda, di ba? Pero sobrang gaan po ng kamay ng gumagawa sa akin. Kaya wala po talaga akong nararamdaman. Honest, ang sarap sa feeling. Ang ganda ng pagkagawa niya. Naalagaan ka niya talaga. Ini-entertain ka pa niya para hindi ka naman manerbis kung hindi ka sanay sa ganyan. Nakakapagod kaya magkilay everyday. Minsan, 7 o'clock yung lakad niyo. Kailangan, 5 o'clock gising ka na. Kasi maliligo ka pa. Tapos magkikilay ka pa. O minsan kasi yung kilay hindi sumasabay, di ba? Mauubos na yung oras mo sa pagkikilay, o di ba? Kaya maigi na yung ganito. Mga besh, puntahan niyo po yung Reysan Salon. Kung magpapa-microblading man lang kayo, ay doon na. Kasi maganda po talaga yung pagkagawa nila. At saka friendly po yung mga staff.
Meron kasi ibang salon, pag nagma-microblading sila, ginagawa nila parang tattoo. Yung sinishade nila lahat. Siyempre, may mga salon din na okay. Pero base po sa experience ko, siyempre, nagpagawa ako sa Reysan. So, ang galing po. Tapos po ng session na ito, huwag ka munang maghilamos. Kasi bawal muna siyang mabasa. At saka may binibigay po silang cream na i-a-apply mo siya para pag nagtuklap siya, maganda yung pagkatuklap niya, hindi sasama lahat. I mean, yung mga nilagay niyang kulay, hindi po sasama sa pagtuklap. Actually, meron silang binibigay na papel para po malaman mo yung mga do's and don'ts. Ay, English yun. Kasi may mga bawal kang kainin muna eh. Siyempre, iwas ka muna sa mga makakating pagkain. Gaya ng bagoong, di ba? Makatulong. Pag nakain mo yun, ikakamutin mo yung kwan mo, yung kilay mo. Kasi may sugat-sugat po yung konti. Hindi naman masyado. Konti lang. Kasi di ba nga, na-blade yun. Nilagyan ng tinta. Maganda to doon sa mga laging nagmamadali. Para walang hassle, ayan po, mag-microblading na. So, tapos na po tayo. Actually po, yan, masyado pa siyang makapal kasi bago nga. Pag natuyo na siya, okay na po siya. Thank you, Reysan Salon, sa pag
gawa ng aking kilay. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye, mga besh!